mahal po namin ang lupaing ninuno namin. Tinawag namin na lupaing ninuno ang halos kabundukan dito sa Kasiguran Aurora. Yun po yung abot tingin namin, basta abot ng tingin namin sa amin po. Makikita naman natin kung iikot tayo eh, ano ba yung binigay na development o pangkabuhayan sa mga katutubong dumagat. Wala ka pong makikita. Sa silangan nagsisimula ang maningning na sikat ng araw. Araw na sumisilip sa bayang nakikipagsapalaran. Araw na bumabati sa mga matitibay ang loob at hindi sumusuko. Ngunit hindi sa lahat ng panahon kasing ningning ng umaga ang ngiti ng mga taga rito. Katulad ng maraming lugar sa bansa, hindi madaling mamuhay sa isang bayang salat sa pagkakataon. Maraming pagsubok, maraming paghamon. Ganito ang buhay sa silangan. Ang buhay dito sobrang napakahirap. Parang sinumpa ko ba nung unang sakay ko sa bangka. It took us 15 hours na nag-travel from Baler to Kasiguran na parang hindi ko na inaasan na buhay pa kami dahil malalaki ang alon. Ay, mahirap po ang buhay dito talaga. Pag, lalo na po pag bumabagyo. Lahat itong bundok na to, puting-puti po yan. Lagas lahat ng... ang kwan dyan, ang kahoy. Sira ang mga tanim na mga kamuting kahoy, palay. Hindi naman kami makalaot dahil malakas ang alon. Mahirap talaga para sa amin. Wala kaming ganong trabaho. Mabubuhay lang kami sa isda. Kung wala kaming makuhang isda, mapipilitan kami mangutang. Mahirap mabuhay ang sa kagaya namin IP. Pag nakahuli kami ng halimbawa baboy romo, binabahagi po namin sa mga katribuhan po namin. Yung sa kuryente po noon, wala po talaga. Tapos yung daan po namin dito, yun nga po, 1 week, nagjijip ka lang. 1 week po abutin mo na travel ka ng Baler. Malaking hirap talaga noon. Mga bata pa kami, dito kami dumadaan sa tabing dagat. Napasok kami, mga basahing damit namin, lalo na kapag malaki ang taib. Siyempre, walang tulay, walang kalsada. Sa kahirapan ng transportasyon noon, dating na ang oras, mamatay na lang kami, walang gamot. Ang hirap ng buhay ng mga tao dito, talaga pong hindi kayang ipaliwanag. Kung lilipat naman po kami sa ibang lugar, lalabas kaming dayuhan sa ibang lugar. Kaya po kami, kahit na anong hirap ng buhay namin dito, dito kami sa sarili naming teritoryo. Naghahanda ang mga taga-Aurora sa isang malaking kaganapan. Isang pagkakataong maaaring maghatid ng kakaibang oportunidad. Ang pag-usbong ng isang economic zone sa rehiyon na magiging susi sa pag-unlad ng mga mamamayan nito at ng mga karatig bayan. Bilang Philippines' gateway to the Pacific, ito'y magiging pangunahin at natatanging transshipment port na nakaharap sa karagatang Pasipiko. Ito rin ay magiging kauna-unahang economic zone sa bansa na may Agri-Aqua Technopark. Agri-Aqua Technopark na magpapalawig ng makabagong teknolohiya at maghahatid ng kakaibang paglago sa agrikultura at pangingisda. Ngunit ang mga oportunidad na ito ay magdudulot lamang ng pag-unlad kung may mga mamamayang magsisikap at maninindigan. Mga mamamayang sasagot sa mga pagsubok at paghamon. What is all about the programs of APECO? Hindi ako agad-agad nasindak o hindi ako nag-rush na punta rin ako doon, mag-usyoso ako, what, wala. Basta nag-observe ako. And then, yung anak ko na nasa NCIP, well, the programs of APECO is ganito, ganon. So, nakita ko na, nung nabasa ko na, I go with APECO. Ang unang narinig namin ay kukunin ng APECO yung kanilang mga lupa at yung mga mangingisda, hindi na sila makapangisda dahil pinagbabawalan sila ng APECO. Una po, talagang ayaw ko rin po sa APECO po, talaga sa totoo lang po. Ang iniisip ko po noon ay paalisin po kami, yung po pala hindi. Narinig ko ang programa ng APECO dun sa kabila. Sinasabi po nila na inaagawin o inaagaw na ng APECO ang buong Kasiguran na halos, ang lupaing ninuno ng mga dumagat. Pero ako po bilang leader, ina-analyze ako po, hinahanap ko kung saan yung inagawan. Walang pinuna ng lupa. Halos, kung ipagbili mo ang lupa mo, bibili nila. Ito akin nga, gusto nilang bilhin. Ay sabi ko,
maghanap na lang ka ng ibang lupa. Tapos iswap natin ikako yung lupa ko. Kung pera ikako ay wala madali maubos yun. Ang unang pribilehyo ng taga rito is employment. Kasi saan namin ipaglalagay mga anak namin, apo namin na matatapos ng kuliyo, makikipagsiksikan or going abroad? Dito na. Unang-una nilang tiningnan yung kalagayan ng katutubuyong IP. Nakita nila rito yung medyo mahirap ang pamumuhay nga ng katutubo. Ay ngayon, binigyan sila ng hanap buhay. Bago sila pumasok sa amin, nagbigay sila ng programa nila na ang unang-unang kinuha po nila yung mga katutubo. Nung malaman ko pong okay po ang api ko, pumasok pa ko sa api ko para magtatrabaho po. Bantay kalikasan po sir. Ay nagagawa po ng bantay kalikasan na puprotektahan po namin yung mga lupa ininulo po namin. Yan nga po nung marinig namin na naglunsad nga daw po ang APECO ng isang proyekto para sa mga kababaihan. Pag-aaralin ka ng TESDA na sa pamamagitan po ng APECO at sa pagtutulungan po ng Canlaon. Sabi ko doon sa asawa ko, ano kaya kung mag-training ako? Sabi niya, kaya mo. Sabi ko, bakit hindi? Yun lang, ikaw nga kaya ko eh. Nag-training po kami dyan sa, dito po sa area po dito ng palibot ng Canlaon. Gumawa po kami ng drainage. Marunong na ako ngayon magmason, maghalo ng simento. Yan, sa mga kalsada na yan, kami ni Glenda ang magkasama po noon. Dati po ang biyahe namin dito, tumatagal kami ng 3 hanggang 1 linggo. Papunta ng Manila yon. Pero ngayon po, napakaganda. Sabi ko nga, pagpunta mo ng baler, kung nakasinggal motor ka, pwede ka nang umuwi kahaponan. Maganda yung tulong sa amin ng APECO. Mayroon na kaming, lalo na yung seaweeds. Kami yung mismo nagtatanim sa dagat. Nagbigay po ang APECO ng libreng materyales hanggang sa Siminya. Ang kuhunan po rito umabot ng 32,000, pero kikita po siya sa 1/4 hectares ng 30 hanggang 35,000. Tapos meron din pong fish cage na mga bangus. Tapos yung mga rambutan, tinuruan kami paano magtanim, paano magpalaki. Isa pang mga napakaganda pong proyekto ng APECO, yung magkaroon ng, magtatayo sila ng ice plant dito sa Barangay Esteves. Kasi kung walang ice plant dito, mahirap din, nabubulok yung isda. Ay talaga napakaganda. Una, may airport. Pag halimbawa, mga kailangan kung magkaroon ng way, pwede ka nang dito na Manila niyan. Sa pamamagitan ng APECO, di ba, kasi employee nga sila, regular na yung income na nakukuha nila. Tapos yung mga, ano, yung mga establishment dito na ano, kumbaga, dumadami na rin. Kumbaga, may umiikot ng pera dito sa kasiguran. Nakita ko na yung pagbabago ng buhay namin. We are happy in Calapgan. Masaya na kami. Nandyan ang pugad ng mga dumagat. Masaya kami. May bagong umagang sumisikat sa isang bayang mabibigyan ng kakaibang pagkakataon. May liwanag ang inaarap. Bagong umagang magbibigay liwanag sa katuparan ng mga pangarap. Mga anak namin ay makapag-aral sa mga tulong din ng APECO. Katuparan ng pangarap, hindi lamang para sa mangilan-ngilan, kundi para sa nakararami. Sana maging bukas po yung isip nila sa APECO. Kasi pag ito po talaga ang nagtuloy-tuloy, hindi lamang po pagmamason ang pwede nilang ibigay sa atin. Nakikita, nararamdaman. Ang kinasasaya ko po talaga ang umunlad na ang kasiguran po pagdating ng matapos po itong ginagawang APECO po. Naibabahagi at napapapalawig. Kung sinasabi nilang nandito ang APECO para at palalayasin ang mga tao, hindi po, nandito ang APECO para sa tao. Ito ang bagong umagang sumisikat sa silangan.